Ma'am Rosita, magandang hapon po. Yes po. May nireklamo po kayo sa amin na isang police officer na hindi daw po nagsusustento. Tama ba po? Yes po. Maaari ba pong ikwento nyo sa amin kung ano po nangyari dito sa inyong kaso? Yung tatay po ng mga anak ko hindi po nagbibigay ng sustento. Ilan po ang anak nyo, ma'am? To be precise. Dalawa na po. Dalawa, okay. Opo. Yung panganay po namin, in-acknowledge siya po na anak niya po. Nakapirma ba po sa birth certificate, ma'am? When we say acknowledge, nakapirma ba po siya sa birth certificate ng bata? Yes po. Yes po, nakapirma po. Yung isa lang po to, ma'am? Correct. Yes po, yung panganay lang po. How about yung second child, ma'am? Yung pangalawa po, hindi niya po in-acknowledge na anak niya po. Pero kanya po talaga, ma'am. And there's physical impossibility na sa ibang lalaki to. Ay, hindi po. Sa kanya po talaga to. Kaya po, gusto po humingi ng tulong para po magpa-DNA test po yung bata. Para po mapatunayan ko po sana na anak niya po talaga yung bunso namin. Okay, sige po ma'am. Pero bago po tayo dumating dun, ang sa akin po kasi, baka naman willing siyang umamin na kanya nga yung bata. Ano ba po ang relasyon nyo dito kay Police Staff Sergeant Apolinario? Dati ko po siyang ka-live-in partner po. Dati? Bakit po? Ano na po ngayon, ma'am? Wala na po. Hiwalay na po kami. 3 years na po kaming wala. Rosita, yes, bakit po sa tingin nyo dinidinay niya tong pangalawang baby nyo? Sinasabi niya po palagi na hindi daw niya po anak yung bunso namin sa ibang lalaki daw po. Ang totoo naman po talaga sa kanya po tong bata na bunso, yung gusto ko pong anak. Kasi po nalaman po niya na umuwi po ako ng Olongga po noon, nalaman ko po na nabuntis po ako. Tapos, nung sinabi ko po sa kanya na, na daddy, buntis po ako, ganito. Tapos yun, sinabi niya na hindi daw niya po anak. Dahil umuwi ka sa Olongga po? Yes po. For how long? Lang po, 2 weeks lang po ata, sa Olongga po ako umuwi. Tapos, sabi ko, daddy, hindi pa po ako nagkakaroon. Tapos yun, nag-PT ng gabi. Tapos yun, nag-positive po. Tapos sinabi ko po sa kanya na dati buntis ako. Okay. Ma'am, ayoko po mang himasok sa chismis or kahit anong maghaka-haka nang hindi naman nakakabuti sa puri ng ibang tao. Pero wala ba po kayo ibang kinasama nung panahon na to? Wala naman po. Kasi sa Taguig po talaga ako nag-stay nun. Mm-hmm. Magkakasama po talaga kami. At siya lang po talaga ang inyong katalik nung panahon na? Yes po, siya lang po. Ngayon kausapin naman natin si Police Staff Sergeant Apolinario Pamatian. Staff Sergeant, nandiyan ba po kayo? Wala pa, ringing pa lang. Sige ma'am, meron pa po ako mga tanong, no? Pakiulit nga po, ano po yung age ng panganay niyong anak? 6 years old po. 6 years old. Kailan po kayo huling nakatanggap po ng sustento kay Staff Sergeant? 2 months ago po, nagpadala po siya ng 2,970 sa GCash po. 2,970 po. Yes po. Shari, pwede bang ipa-research kung ano yung salary grade ng isang police staff sergeant? And then, Ma'am Rosita, dun sa pangalawang baby nyo, nagsustento ba siya doon or talagang wala? Hindi po. As in, wala po. Simula po nilabas ko po yung bata, wala po siyang pinigay kahit piso. Tapos anong edad na po ngayon nung pangalawang baby nyo? Magti-3 na po sa December. So, ang sinusustentohan niya lang, yung panganay? Yes po, yung panganay lang po. Nagtataka po kasi kami dito ni Attorney Sam, no? Bakit yung una, handang-handa naman siyang sumustento, ngunit sa pangalawa, ayaw niya. Wala naman sigurong aligasyon na may kayo'y kinakasamang lalaki ngayon. Opo, wala naman po. Kasi po, nahuli po siya ng kapatid ko na may babae po. Tapos yun. At dahil po doon, ma'am, kaya kayo naghiwalay kasi may nahuli na isa pang babae. Kaya po kami naghiwalay dahil po nahuli po siya ng kapatid ko sa text po. Sustento lang ba po? Yes, ma'am. Sustento lang ba po ang problema o baka po nananakit si Staff Sergeant or baka po naninigaw, emotionally hurtful, emotionally abusive? Hindi po. Ang gusto ko lang po ang sustento po ng dalawang bata saka po i-acknowledge na po yung bunso namin. Okay. Yun lang po ng habol ko. Sige, madali lang naman yan. Dapat either, one, base sa aming katanungan, mapa-admit namin siya na anak niya nga itong pangalawa, or two, yes, siya ay mag-submit sa isang DNA testing. Mm-hmm. Diba? Yes, ilang po naman ang sa atin. Ringing pa ba si Staff Sergeant Apolinario Pamatian? Ringing. Okay, sige. General Leonardo Carlos, Chief Directorial Staff ng Camp Crame. Diyan sa linya natin. Siya ang commanding officer, ang CO ni Sergeant Pamatian.
General Leonardo. General. Magandang hapon po sa attorney. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon, General. Kilala niyo po ito, itong si Staff Sergeant Pamatian. Opo, staff po namin yan sa office. Tama po. Okay, nasan po kaya? Nasan po ang current whereabouts? Nasan po ang assignment nito ni Staff Sergeant Pamatian? Sa office po, ako po'y papunta ng NTRPO when I get the call. So I said, sige, I will accept the call po from your program. Sige po. Oh, maraming salamat, General. No? Isa lang po ang tanong ko, actually. Am I correct in saying nang ang isang police officer na hindi nagsusustento liable to sa violence against women and children, di ba po may kasabay to na administrative offense na pwedeng ihataw sa kanya ng ating Internal Affairs Service? Maaari po yan pagka meron pong reklamo. Yes. Ganito po ang gagawin namin bilang isang commanding officer po ng inyong staff. Siguro po i-endorso namin si Ma'am Rosita Sonza sa inyo para po magreklamo ng ganyan. Diretso po tayo ng IAS para naman may isang administrative complaint na ma-lodge na against dito sa inyong tao. Tama ba po, General? Tama po yun. Ang first step is conciliatory. Because yes, this is kanila pong mag-asawa o magkasama. Kung pwede po natin mapag-usap yan, mas maganda. Narinig ko naman yung reklamo kanina nung nagre-reklamo. Yes, we'll try to patch up and see kung ano po. If not, then file the complaint. If there's a complaint, we file appropriate charges and let him answer for that. Okay, napakagandang ano yan, General Leonardo. Oo, tama po yan. I respect yung approach ninyo dahil maybe through conciliation, since sustento lang naman ang habol, baka maayos na natin to. Sige po, tulungan po natin yung nagre-reklamo at pagharapin po natin sila at magkasama po yata sila dati. At yes, may reklamo. So kailangan nating marinig yung reklamo on both sides. Sige po. Yes, General. Maraming salamat po at magandang hapon. Salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Kami po ay makikipag-coordinate personally sa inyo para po matulungan natin yung nagre-reklamo sa amin dito. Sige po. Ready po anytime. Nandiyan naman si Ma'am Chloe, sila Bernard. Sanay na po tayo sa tropa yes natin dyan sa servisyo ni Sir Ram. Maraming salamat, General Leonardo. Magandang hapon po. So parang ayaw sumagot ni Staff Sergeant Attorney Garrett? Yes. Parang umiiwas ata. Umiiwas talaga. Hindi lang, ha? Nasa 32,000. 32,000. Ayan no, para sa mga netizens natin, lahat po ng mga government official ay may tinatawag na isang salary grade. Dito sa salary grade na to makikita natin ang pinapasweldo kasi gamit ng tax natin yan, di ba? Yes. So, it's public knowledge. Itong paglabas ko ng data na to, hindi to nakakalabag ng kahit anong karapatan. Yes. Nino, no? Pinapaalam ko lang sa inyo, yung mga iba dyan na mga misis na mga staff sergeant, di ba? Baka magalit sa akin yung mga staff sergeant dyan. Alam na nila. Na ang salary grade ng isang staff sergeant ng ating PNP ay how much, Shari? 32. Nasa 32,000. Bakit material to? Kasi again, nagpantigantenga ako kanina nung sinabi sa akin na ang sustento is 2,970 na pinadala sa GCash. Which seems radically unfair. Diba? 6 years old yan. Maraming kailangan yan. Exactly. Nagsuschool yan. Tama. Pero ito po, no, mukhang hindi lang po bala ang iniiwasan ni Staff Sergeant. Pero pati po ang aming tawag, iniiwasan niya din. Ang gagawin na lang po namin is dediretso tayo dun sa taong sigurado akong sasagot siya, which is sa IAS. Sa IAS kay General Carlos. Sige po. Isa pa pong approach natin dito, ma'am. If amenable po kayo at talaga nagmamatigas siya, wala po kaming problema mag-file ng criminal cases against him. Kasi nga po, ang hindi pagsustento ay pwedeng sabihing economic abuse yes under our violence yes against women and children. However, ito po lagi kong sinasabi, Ma'am Rosita, as a piece of legal advice, pag tinuloy po natin ang criminal case at tayo ay manalo, siya ay makulong, mawawala na rin po siya ng source of income na pangsustento. So later on, kakausapin ko po kayo kung ano ba ang best approach natin dito. Pero right now, hindi ako papayag na walang action. Ang gagawin po namin, sasamahan po namin kayo sa IAS ng ating PNP sa tulong po ni General Leonardo Carlos para po paniguradong walang bias, walang papanigan ng IAS. So, okay po. Kung ayaw niyang magbayad dahil hindi niya daw anak, ipapa-DNA test rin po natin. Okay, Ma'am Rosita? Okay po. Thank you po. Thank you po, attorney. Sige po. No problem, Ma'am Rosita. Magandang hapon po. Salamat sa pagtiwala sa programa. Okay po. Thank you po, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.